national ang Hayabusa and Selena, so they're really respecting that. Tinanggal din nila yung Estes. Yung game number one, tinanggal nila ang Selena. So Blacklist, just depending kung saan side sila nagda-draft, kung red side sila, blue side, they're just slightly adjusting it. At tignan mo naman, kinuha kagad nila ang Clint. Yes, that's a comfort for Oheb. Maganda yung mga performances ni Clint, ni Oheb kay Clint. But this is more of a respect kay Luis na may dalawang MVP na sa kamay niya gamit ang hero na to. So parang sinasabi dito, Renmar, is ano eh, kumbaga comfort na rin ni Oheb, then steal din para sa side din ng Cage Stars. Napagandang strategy. At mukhang nakaroon din, nakakuha din ng isa pang comfort heroes dito ang Cage Stars. Lilia ang magiging first pick dito, plus the Barracks. Yes, na isa pa sa mga comfort heroes ng dalawa nating players na mga kampiyon, Edward and Wise. Man, nakita ko to kahapon, especially with the Navi series, na yung Lilia pinupunta na sa gold lane. Oo. Lakas ng gold lane, Lilia. Ba, there's a chance nga din, baka mahirapan to si Oheb in the lane. If it does go into the gold lane. Because grabe yung reach niya, grabe yung damage na pwede niya ilabas. And yeah, now for Blacklist International, tingin nila ang Nathan. Okay. Most likely gonna be going into the hands of Wise. Yeah. So, Wise, Nathan, tas pinili din nila yung Matilda. So, having a double marksman lineup, you have a Matilda na it will engage, pero madalas they're gonna try to make it as a tool para pang takas. Kasi having a Barracks in their lineup para sa Cage Stars, that's a slow your lineup. Team is so, binalansin ng Cage Stars yung lineup nila with a Cho na pwede sila mag-pick off na mabilis. Yeah. Parang isolate. Pick off dito ng Cage Stars. Yeah, tama rin yun eh, na kapag may na-isolate kang isa, o kapag na-chamba, o kapag na-huli mo rather, si Nathan ng Blacklist International, si Wise, pwede mo kaagad ito na afterwards. So, enough din yung timer ng kicks, yung second click ng The Way of the Dragon, saktong-sakto rin sa Detona's welcome. So, that's a really good pick-off potential dito sa side ng Cage Stars. But, again, ilang beses natin nakita ito eh, na yung Nathan, kapag naiwanan, isang Hunter Strike lang, pwede agad siya mag-online. Go na go na yun. Go to bed. Your team is banning. And again, the burst capability nitong Nathan is really strong, is really high. But tingin ko dito, Renmar, kailangan pa nila ng isa pang mage heroes na pwede mag-reach sa backlines with para ma-burst din yung Barracks. Yeah. Your team is banning. It really has to go, or it's looking like it can go into the jungle talaga, and then have an XP laner lang talaga, or someone with, as you said, really good backline access. Kasi kung yung Cage Stars, lalaruin nila yung mabagal na front-to-back na team fight, meaning little by little, kung sino man yung frontline yung matutumbag. As ano, diretso hanggang sa backline. Hirap nun eh. Double marksman na yung Blacklist International. Oh, at kung depende sa ano po yung ibang picks dito ng Blacklist, baka pwede mo din, ano, gawing parang hybrid siya in a sense na parang, yes, may double marksman ka, pero may capability din kayo ng mag-dive. Depende sa fighter pick. Kasi yung panggamit ng entropy ng Nathan, pwede mo din yung gamit pang engage eh. Sabihin natin si Venus na gano'n, nag-circling eagle, papunta sa Cage Stars. Tapos meron kasabay na fighter kung sino man yung pick dito ni Edward. Your team is banning. Entropy in. Kasi yung Cage Stars na pushback na, baka na-activate na yung mga glooms ni Lilia, pwede na siya mag-entropy in para makalapit. And habang tumatakbo yung Cage Stars, natatamaan sila ng mga basic attacks ng Nathan. Wow. Perfect explanation from Renmar. And nakikita natin dito na talagang mahihirapan. Kumbaga, pag gumagawa ka ng structure, kailangan may frontline ka, may sidelines ka, at meron ka rin backlines. And looking at the current situation, Cage Stars, pinapalakas nila lalo yung kanilang mga frontliners. Again, picking up a Paquito na tingin kong pwedeng maging possible na maging offlane, or rather a jungle role. Depende siguro kung pwede sila magpalitan dito ng Barracks eh. So they lack, again, support na lang. Kung sakaling magiging support role to nung Lilia or Mage probably. Tingin ko kailangan pa rin ng isa pang suporta eh. I think Rafaela is also good sa side ng Cage Stars. Yan. Makakatulong yun, yung movement speed na yun. Kasi parang bagal nila eh, no? May Barracks eh. The Rafaela is wide open, they can take it. Para sa Blacklist naman, yeah, they just need more frontliners. Okay na yung backline sila.
Balmond? Ay, hindi eh. Tams? Perfect. Pati, yung alis ni Oheb. Ay, ginoo. Nako po, nakita ko na to pre, eh. Ito yung sinasabi ko. Depende sa last two picks ng Blacklist, pwede din nilang hybrid. Yes, may Pocomp, pero naging dive comp na rin. Naging dive so, comp pa rin. It's well-rounded. At tinitingnan ko lang dito yung distribution. Ah. Okay, so, XP. Ah, okay. Huh? XP... XP lane, Tams, Gold lane, Alice. Uh-huh. Si Haji yung Nathan. Pag mid lane yung ano yung Nathan, tingin ko. Yung Nathan, o. Oh. Haji, Phosphor. Lunox na lang makukuha dito. Wait. Ng Cage Stars. Ah, hindi. De, tingnan natin yung swap. Oheb, Edward, okay, off lane. Support Clint? Or, tapos Phosphor na Clint. Okay, support Clint. So, bagay kasi kung when it comes to timings, ang pinaprioritize ng ibang teams is either Thunderbelt or ano eh, or Endless Battle eh. Yeah. So, tingin ko safe na rin nasabihin na kapag post for yung Clint, I think he will prioritize for the Thunderbelt first. Yes. For that additional slow. Or, well, baka kunin pa rin yung damage item niya. Because, pwede pa rin yun? Oo, pwede pa rin yun. Kasi may tatlong farm-dependent heroes. Mm-hmm. Kung inuuna mo yung defensive item, medyo delikado. At least going for the damage item first, you allows you to be more aggressive early on. Yes, makaka-survive ka, but look at that lineup. You have a Toms, you have a Matilda, Alice, Nathan, tas a Clint. They can end this by mid-game, pero ang ganda din ng late game ng Blacklist. Yep, and this is a double marksman and possibly the last game of the series. Game number 3, Blacklist International versus Cage Stars. Malalaman natin kung uuwi na nga ba ang Cage Stars o itutuloy pa natin hanggang Game 4. Renmar Santa Cruz at TDZ and yung mga kasama dito sa Land of Dawn. Renmar, parang almost the same pattern pa rin talaga ang nangyayari. 1-2-1, sinusuportahan ni Omay Venus si Haji, ganoon din naman si Prime at si Mikey. You can assume din na naging adjustment to para sa Cage Stars yung nilagay nila yung Lolita in the mid lane. Cage Stars, I'm sure they were thinking also of putting it in the gold lane. Mm-hmm. But then having the Lunox in there and the fact na nag-switch si Haji, pumunta siya sa mid lane. It's a good call to actually put the Lilia in the mid lane kasi makakaklear ka na mabilis. But hindi mo makita yung napapahirapan yung Clint contra sa Lilia kasi may kasamang Oh My Venus, Matilda lagi. Uy, talking about the bottom lane here, Luis. Again, meron pa siya sustainability na binibigay ng light and starlight pulses. And enough na rin yung para ma-sustain yung damage dito. However, nice gank attempt from Cage Stars. Pero mukhang mag-i-engage ulit si Oh My Venus. Soul Bloom, quick draw. Napakasakit ng passive dito ni Aji. And direkta ulit sa middle lane. Parang parang sinasagot lang din nila yung ano eh, ginagawang aggression ng Cage Stars. Pero mukhang habol dito si King. Ginamit ng retribution at tinamaan din ng Soul of Lava. Pero makakatakas ulit si Haji for the second time. Yung part of me is thinking, okay, tanggalin ko muna yung bias. Tapos na-retry na nga ni King dun si Haji, dapat ginoon na lang niya. Oo nga eh, dapat diniretso na siya. Pa eh. Oo, kasi level 4 na siya eh. Slow na din eh. Ang bagal na rin eh. Pero tingin ko na parang may unting hesitation. Na nararamdaman. Oo, kasi pa-uwi na sila eh. Mm-hmm. Hesitation mode na ngayon ng K-Stars, ang Blacklist International, confident sa mga movements sila. Free Turtle para kay Wise. And we're really already feeling it. Na yung advantage when it comes to drafting is talaga na-execute ka agad ng Blacklist Internationals. 888 Gold League. Tekashi with a Detonus welcome. Pero not enough damage nga ba na pushback ng Missile Expert. Pero nandun yung Guiding Wind ni Oh My Venus. Hindi mo maiipit yan. Hawak ko ang buhay ni Haji as Oh My Venus will save Haji's life again. Pero mukhang maiikutan dito si Mikey. Pero nag-disengage yan din muna si Oheb. Respeto at disiplina para sa Blacklist International. Man, yung Blacklist, ito ata yung unang beses nakita natin si Haji ng Clint, no? Sa mid lane. Mm. Ay, ito lang, itong beses lang ito. Itong beses lang ito. And again, it's such a smart adjustment. Pairing the Clint with the Matilda. Ooh! Tapos nahuli pa ni Luto ang drag, yung dinosaur. Yung pala dinosaur. Dragon. Ni Luto. Pinakuluan. Green Hill. Green Grabe, dinosaur. Pati yung sights, pati ito ah, 100% first blood rate sa series na to ang Blacklist International. And at around less than 5-minute mark, 4 digits kaagad yung network advantage nila. Ganyan
kaganda ang gising at ang nainom na kape ng Blacklist International ngayong umaga. Ngayong tanghali. Naamoy ko na rin, TDC. Yung kape, yung pagkapanalo, pag-advance sa lower bracket pa. It's there. I smell it. Yep. It feels near. Niluluto na. Mabango-bango. Mabango-bango. Mabango-bango ang kape at ang nilutong tanghalian para sa Blacklist International. Parang si Luis ang nakakuha nun. Sarap yan. Yeah, masarap na yan. Medyo ano nga eh, ramdam ko masarap na naman ang ulam natin mamaya sa may top lane. Tekashi getting a little bit of HP. Grabe naman ito, Edward. My goodness. Confident eh, no? Pumasok pa sa loob ng AOE. Alam niya. Alam niya. Na talagang mati-takedown niya dito si Tekashi. And that's a good progression sa side ng Blacklist International kasi kapag ikaw talaga yung... Uy! Okay, hindi nasipa yun? Hindi nasipa, hindi nasipa. Okay, hindi nasipa. Ayun, lumipad lang talaga. Lumipad lang. Akala ko nga, uy, parang nasipa si Mikey, si Haji. Biglang ano na guiding wind. Guiding wind pala yun. But, bottom lane, ito na yung sipa. Tinamaan dito sa Oh My Venus. Pero nasan yung burst? Flies flicker out into guiding wind. Wow. The circling eagle. Another secured kill para sa Blacklist International. Oh, hey, moving forward. Tinamaan ang flowing blood. Tanggal sa equation si King, 13 seconds on the sidelines habang si Wise at si Edward naman nasa top lane. Kumat ka agad, sobrang aggressive. Hindi pa nawawala yung tier 1 at tier 2 turret. Nandun na sila sa tier 3. Grabe, at ito na nga ang item ni Wise na Hunter Strike para sa Nathan. Ang bilis niyan, man. Ang bilis lang yan. Biglang maramdaman mo lang na taas, na taas, na taas ang damage ng Nathan ni Wise. And again, Entropy is nagamit na, pero looking at the minimap here, guys, top lane, KD, nag-group up, trying to gank out Wise, pero nasepat kagad siya ni Edward. Edward, able to run away and sustain the damage. Mm-hmm. Ang Blacklist International naman, mukhang mag-mirror move. Clint, Haji, at mukhang masasandwich nila dito si Luis. Low HP na quick draw, da-da-da-da-da-dang, tumba! Kaagad si Luis, pero magkakaroon ng reaction. King, trying to move forward, pero sabi nilang ng Blacklist, Habarts lang, trabaho lang, tore lang ang pakay namin dito. Pero si Prime medyo nag-overextend, meron siyang Black Shoes. Haji, really slow. Once a kill. Oh, guiding wind kaagad, pero mukhang maiipit yata. Circling Eagle, Oh My Venus, and Oheb. Pero nag-reset yung Glooms. And again, that's another engagement. Pati Renmar, makikita mo yung synchronicity ng dalawang ni Oh My Venus eh. Cage Stars, parang ayaw na talaga nila mangyari ulit na zero kills sila sa isang game. Kitang-kita mo kung paano nila habulin dun si Haji. Pero ilang beses natin nakita sa laro na to na si Haji nakatakas. Yan ang champion ng Survivor Philippines, guys. Lagi nagsusurvive. Lagi nagsusurvive. Lahat ng challenges nasusurvive dito ni Haji along with Oh My Venus at another free turtle para sa Blacklist International, though hindi pa namamatay. Pero look at how Blacklist International moves around the map. They understand na okay na iwanan dito si Wise. Kasi kung kuha na rin naman niya, Black Shoes has been popped sa may bottom lane. 4v4 skirmishes. Mukhang umaatake ang Cade Stars. Haji with a quick throw. Wow. And direkta kaagad sa middle lane. I can just sit here and appreciate and stand. Stand tuloy, pero nakupo pa rin. Just look in awe at this Blacklist International. This is something else. This is just amazing to watch. Di ba sinasabi ko kanina, pwede nila gamitin pang engage yung Circling Eagle, pero feeling ko na madalas gagamitin nila pang disengage. And saktong-sakto lagi yung pang disengage nila gamit ng guiding wind. Ni Oh My Venus. They're gonna fight, they're gonna be brought low, Oh My Venus is there, ready with the guiding wind para makatakas ang mga member ng Blacklist International. This is, again, just amazing Blacklist play. Perfect execution, perfect draft, and lahat nagiging perfect dahil lahat ng objective is napupunta sa Blacklist International. We might see another love set for this game number 3 at medyo malayo na rin kaagad yung gold na sumasabay sa ating timer. 6.5 at 8 minutes. Ganon ka-farmed ang Blacklist International. Na-occupy na rin ang Blacklist International yung half
ng territory dito ng Cage Stars. For Cage Stars. Oh, look at that. Nice flicker out para kay Tekashi. Trying to run away. Missile Expert, walang na-push. Sakit ni Wise! Oh, si Wise na bakate! Oh, lumapit pa si King. Sinubukan niya makabawi pero hindi. Sabi ni Wise, with the turtle buff, sobrang kunat niya. And Blacklist International, now occupying, removing all the tier 2 turrets kahit nandun si Luis. Ang katinan ng damage ni Wise, kailangan na ng malupitan na Vaporub ang Cage Stars. Nakakatulong sa mga kate, diba? Oh, sa mga sakit ng katawan. Oh, sa mga sakit ng katawan. Sa mga kate-kate. Oh. Tingnan mo yung mga player camps natin. It's Wise versus Cage Stars. Wise. Sa ilalim. Oh my God. Kahit si King, medyo nahihirapan na rin. 0-2-0 for his Paquito. And the Blacklist International, mukhang hindi magko-contest yung Cage Stars. No, again, guys, kung naghahanap kayo, ba't ang parang hindi bias ngayon dito si Kuya DDG2 Reptar, guys? Again, look at what's happening on your screens. Hindi kami yung magiging, hindi kami yung magiging maangas sa mga sobrang ganito yung laban. Oh. At the end of the day, I'm just gonna appreciate Blacklist play. Respetuhin ko pa rin yung Cage Stars. Oh, joke time tayo dito kanina, pero ngayon, this is something else. Yeah. Ibang klaseng dominante nakita natin dito. Absolutely dissected ang Cage Stars ngayon. 8K yung gold lead. Wow. Going into 10 minutes in. Woo! Again, ladies and gentlemen, sa mga nanonood, ngayon, this is Blacklist International writing history, going for a double love set against the Brazilian Warriors Cage Stars. Pero siyempre, di pa rin tapos. Respect pa rin para sa Cage Stars. Maganda pa rin ang kanilang execution. Kaso nga lang, hindi sila nakakita ng butas sa box ng Blacklist International. Mm-hmm. Tingin mo, Renmar, ano mga pwedeng posibleng gawin ng Cage Stars dito para at least ma-stop yung bleeding? Michael just needs to pick off someone that can stop the push, pero sobrang taas na ng lead ng Blacklist. May Lord pa nga silang kasama. Mukhang mabubrado na ang mga tori dito ng K-Stars. Pumasok si Venus! Pumasok si Venus dun sa loob, pero mukhang magdi-disengage. Wow. Din muna yung Cage Stars. 10K gold lead para sa Blacklist International. Pwede munang bigyan ng tag-iisang main item yung bawat members ng Blacklist International ngayon. Pero ngayon, sila ang kumakatok sa tier 2 turrets, Flowing Blood. At kinasarin kaagad yung Blood O dito ni Ohe. Pero sabi ni Ohe dito, kalmahan lang natin. Wala ng outer turrets ang Cage Stars. I think at this point, it's looking like safe to say na Blacklist ang mag-aawagi sa laban na to. Not to count out Cage Stars, but with, nakikita nyo naman, pagkatapos ng game number 2, yung body language nila, their body language in the draft, the body language in the first 5 minutes in this game, the state of the game, kung saan isang tori pa lang nababasag dito ng Cage Stars, walang turtle sila nakuha. Pure Blacklist control, and it looks like they're gonna win another team fight here again. Another team fight. Oh my Venus, moving forward. Nalunok siya ni Tekashi. Na-stun, pero mukhang makakatakas pa. Hindi available yung Guiding Wind, and that is the first kill of Cage Stars. Pero mukhang sumasarubog na naman ang Blacklist International. And Wise, taking out Prime, make that 2. Double kill para kay Wise. Ito na yung next minion wave. Tatapusin na nga ba ng Blacklist International. 11-1. 1-1-1 to, mga kaibigan. Si King naman, sinusubuan sa gilid. Pumunta sa may gitna. Under the protection of tier 3 turrets. Pero mukhang hindi. Blacklist! Edward Prime makakuha. Blacklist International trying to go for a 3-0 sweep. Isang siege creep lang ang kailangan nila. Blacklist International will win the series. Obrigado, Cage Stars. Woo! Adios.